Ano ba? Carla, hoy! Huwag kang magmalaki sa akin, ha? Babae ka lang! Yung ba natutunan mo sa Qatar? Ha? This bill is all about second chances. So, divorce or dissolution of marriage bill. Dahil yung mga kasalukuyang pamamaraan para makaalis na sa estado ng pagiging kasal. Marami pong beses niya po akong sinaktan. Sinapak po ako rito. Pagkasapak po sa akin, hinawakan ako rito at inuntog po ako ng inuntog dun sa may bakal. Divorce? Over my dead body, you word the divorce. I don't think I will definitely oppose it. Pag-isipan niyo ng dalawa, tatlo, apat, sampung beses bago kayo magdesisyon na maghiwalay kayo. Sayang ang unang sayang ang pinagsamahan ninyo. Ato. Di ba sinabi ko sa'yo magluto ka na masarap na pagkain, ha? Pagkalunggong to. Ha? Humingi ako sa'yo ng pambili kanina, hindi mo naman ako binigyan. Dito ka na sumagot, ha? 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 Ipranchain ka yung binig mo. Nagsama po kami ng asawa ko. Noong 16 years old lang po ako, kasi po nabuntis po ako nung sa panganay ko. Dito po nung nagkahiwalay po kami noong 2017 po dahil po sa binugbog din po ako nung una. Pinakulong po siya. Tamang hinala po siya kasi po nagdodroga po yung asawa ko. Kaya po ano, lalo na po pagka pinagsabay niya po yung alak tsaka yung droga. Doon na po yung para siyang napapraning na rin na di yung kung ano po iniisip niya na meron daw po akong lalaki kahit na wala naman po lalaki. May ulit-ulit po doon. Marami pong beses niya po akong sinaktan. Ang katwiran po dati ng lola niya nung nabubuhay, mawawala naman daw po yun. Tsaka tatlong beses po siyang nagkaroon ng siyota kahit na nagsasama po kami noon. Ang katwiran po ng lola niya, sa akin naman daw po umuwi. Gusto mo balihin ko ba ito mo? Yung mga anak ko po nakikita po nila na pagka sinasaktan po ako ng asawa ko, yung mga anak ko takot na po. Inaawat na po yung asawa ko pero ayaw magpaawat sa pambubugbog po sa akin. Kaya yung mga anak ko pong iba, nagtatago na lang din po para hindi po sila mapagbuntungan din po ng galit. Alam kong diskampiyado ka pa rin sa akin. Ngayon bago na ako. Binago ko na yung buhay ko simula nung nawala ka kayo sa akin. Nung 16 years old po ako, nagsama po kami. Hanggang sa umabot po kami ng 9 years nun, tsaka po kami nagpakasal. Kinasal po kami ng 2012, dyan po sa kasalang bayan po kay Mayor. Pinilit po ako ng lola niya na magpakasal po dahil po sa ang anak ko po, 5 lalaki, isang babae. Kaya siyang habol daw po nila yung apelido po ng asawa ko. Nung una po maganda po yung pakikitungo niya sa akin, siyempre po bago pa lang. Pagkatapos po, Nung sumunod na araw na po, nagloko po siya, nagkaroon po siya ng tatlong syota po. Nung binaliwala ko po noon kasi mahal ko pa siya noon. Pagkatapos po, hanggang sa nalulong na rin po siya sa bisyo, yung mga ginawa niya po sa akin po pinupukol yung... This bill is all about second chances, divorce or dissolution of marriage bill. Dahil yung mga kasalukuyang pamamaraan para makaalis na sa estado ng pagiging kasal, hindi talaga appropriate sa sitwasyon ng maraming married couples. Noong 17th Congress kasi, na-file namin nung huling session na ng 17th Congress. Tapos, balak sanang magkaroon at least ng committee hearings, pero naubos na talaga yung panahon sa pagtulak ng mga bills na nasa more advanced stage of legislation. Ano man yung naging pagkabitin last Congress, ngayong 18th Congress, I think we're off to a very hopeful start. 6 na buwan na tayo magkasama. Pero feeling ko, kakilala tayo ng mas matagal pa dun. Hindi na tayo bata. Ayaw ko nang patagalin pa, Emma. Can you be... This is Jerome Tabela. Can you be my wife? So,
By way of parang honoring the past, maging totoo na karamihan ng mga kasal start out healthy. Meron talang pag-iibigan, nagligawan, nagpakasal, nagkaroon ng anak, pinalaki sila. But somewhere along the way, nagka-problema na maaring hindi na solusyonan. Or love died, so yung sentrong iyon ng kasal, nawala na. Or for whatever other reason na valid dun sa mag-asawa, gusto na nilang makapaghiwalay. And have that second chance at life, at love, commitment, even marriage. May isang linggo po, nagpiyansa po sila. Kinausap po ako ng nanay niya, tsaka po siya na hihiwalayan niya na po ako, iatras ko lang po yung kaso. Kaya po napunta ng Batangas siya kasi nung pinakulong ko nga po, yun nga po nangako sa akin na hindi na raw po niya ako sasaktan. Nung June 30 po, bumalik po siya rito. Ginawa niya po, nag-stay po siya rito sa bahay po namin. Kahit ilang araw lang naman daw po siya, babalik po uli siya ng Batangas. Pinuntahan po ako sa trabaho, nanlilisip po yung mata niya. Hinaltak niya na po ako palabas. Pagkatapos, nakarating po kami ng iglesia ng Nabotas. Sabi ko, humawak po ako sa may rehas ng iglesia. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Sinapak po ako rito. Pagkasapak po sa akin, hinawakan ako rito at inuntog po ako ng inuntog dun sa may bakal. Hanggang sa pumutok po, nawalan po ako ng malay. At tapos, napahiga na po ako sa karsada. Pinagsisipanan niya na po ako hanggang sa umaaray na lang po ako. Nagulat na lang po ako, nasa ospital na ako. Katapos may tahi na rin po ako dito. Masakit na po yung buong katawan ko, tsaka yung sa bandang tiyan ko po. Kasi po nagkaroon po ng ano po yung atay ko. Nagkaroon po ng sugat at nagkaroon po ng namuong dugo po. 6 na araw po ako sa ospital. Sabi po sa akin, inoobserban po yung atay ko dahil baka daw po magnana o operando po ako. Since wala pa tayong divorce law ngayon, meron naman tayong mga options para umalis sa isang kasal na hindi na nag-work. Aside from yung Muslim personal code na pinapayagan yung Muslim na mga Muslim nating kapatid na mag-divorce, meron din syempre yung mga pinapayagan ng religion nila at saka yung sa indigenous people, meron na silang mga cultural na basihan ng divorce. Para sa the rest na hindi sakop ng mga to, meron tayong the Family Code of the Philippines. So, hindi yung divorce, pero pinapayagan dito ang legal separation, annulment, at saka nullity of marriage. Hindi basta itatapon ni Rome ang pagsasama namin at hindi rin niya gagawin, ipagpalit ako para sa'yo. Dahil pag ginawa niya yun, para siyang nagtapon ng ginto para sa bato. Hindi naman ikaw talaga ang gusto niya. Ako ang totoong gusto niya. Ang effect do ng legal separation is it won't dissolve the marriage. Hindi ka papayagan na magkasal ulit dahil nagsasubsist pa rin yung marriage. All the grounds in under the family code, medyo mahirap, matagal ang proseso. Pinakamatagal siguro yung Article 36 psychological incapacity. So, ibig sabihin it would take years for you to get a decree of legal separation or annulment or nullity. And it is expensive. It is not cheap. Pinag-uusapan namin mga abogado, lagi namin sinasabi na it would range from 150,000, mababa na yon. Kung nagbabanat ka sana ng buto, edi hindi ko na sana kailangan gawin to. Aba, kala, huy! Merong 9 grounds, I think, sa proposal nitong absolute divorce. This includes all the grounds in the family code. Only under the proposal, itong mga grounds na to ay pwedeng padaliin. Kasi isang prinsipyo dito sa proposal na to ay maging accessible at saka inexpensive ang divorce. Kasama rin dito, syempre, yung gagawing isang ground din yung violation of the anti-vowsy law or Republic Act 9262. Kasama na rin dito yung tinatawag nating no-fault divorce. Ibig sabihin, kapag nag-agree yung mag-asawa na hindi na talaga mag-work out, meron na silang irreconcilable differences bilang mag-asawa, hindi na maayos ang marriage nila. Ang maganda dito ay makaka-remarry ka na. Naisip ko, baka pwede tayong maging mabuting magulang sa kanya. Kami ni Georgia,
kayo ni Angelo. Para hindi man puro away ang narinig ng bata sa kanyang paligid. Pero gumawa na rin tayo ng schedule kung paano natin makakasama ang bata. At kailangan mas maraming araw ang nasa akin. Dahil matagal siyang nilayo sa akin. So, okay na tayo? No, hindi pa tayo okay. Bakit? Ano pa bang kailangan mo, Emma? Maghanap ka na ng magaling na abogado. Gusto ko na mag-file ng annulment. Gusto ko nang kumawala sa pangalan mo dahil pinagsisisihan ko na pinagsalo kita. It's about time we talk about divorce, and Filipinos are open to talking about it. The SWS survey shows that it's more than the majority of Filipinos who really want that a law allowing absolute divorce be passed. Tawon mo ko. Ikaw ang dapat na mawala dito. Masyado kang mapapel. Hindi ka kadugo ng anak ko. Lahat tayo may kasalanan sa nangyari dito. Alam mo ba kung bakit nandiyan yung bata? Dahil kagagawan din natin yun. Kayo! Ang punot dulo ng lahat ng to. Emma, please. Wala namang mangyayari dito kung uungkatin natin ang lahat ng mga kasalanan natin dito eh. So please, magkasundo tayong lahat, okay?